unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, which art exalted into heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and the prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. May sabay, dalawang verse. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again na pag-aralan namin. Especially considering po yung mga bago, Panginoon, nawa sila po yung may tanim sa inyong gawain ng maayos, Panginoon. Mataniman silang salita ng Diyos pag lumago, matuto, pagpalain niyo po, Lord, sila. Bago sa amin, Panginoon, mga review na lang ito, Lord. Matuto rin kami kung paano kami magkuturo sa iba. Follow up and disciple, Panginoon. I pray kayo pong magpala at may taas ngayong umaga. Kayo na lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapo na po. Good afternoon po sa lahat. Good morning. Good morning. Hindi ko na alam kung anong oras na. Okay. So again, gusto nyo po sa aircon po. Buksan nyo. So, ang title po nito, again, magandang umaga. Okay ba kayo dyan? Sino yung nag-aaral ngayon? Taas kamay. Sino hindi na nag-aaral? Taas kamay. Nag-aaral pa rin kayo. Hindi sa school. Yan. Kaya ang title natin ngayon is Jesus Says, Learn of Me. So, pamilya dito yung mga dito na nagsimula. Naalala niyo pa yan? Naalala ko si Brad na ano niya yan eh. Sabi niya. Ito yung finish ko ng September 2, 2018. So, hindi na record, kaya okay na okay lang ulitin. Amen? Amen. Ma-review din yung iba, pero maganda kasi ito, lalo saan mag-isimula. Considering, karamihan sa inyo, bago pa rin, kahit sina, pami, di ba? Okay. So, Jesus says, learn of me. Wala tayong subtitle, yun na yun. So, napansin nyo po dyan is, actually, na-preach ko rin ito sa Mother Church. So, kaya na-review ko, okay ah, ang ganda yung online. Ngayon, matututo tayo ngayon. So, this time ay, usapin po na natin muna yung sinabi ni Jesus din sa Matthew 9 naman. Okay, usapin po dyan sa 9. Kasi pag-aaral natin yung ating team ngayong maga at hanggang mamayang hapon po ito. Sa pakibasa po, ready, go. So, go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repent. Nasahin natin sa Hosea 6. Hosea 6, verse 6. Pagbasa, ready, go. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Okay, so actually, sinabi rin po yan kung naalala nyo kay Saul. Sinabi din ni Samuel yan. So, pero dito, gusto kong balikan sa Matthew 9. Ang context po niyan is itong mga lagi naman yung kalaban sa New Testament, di ba? Yung mga Pharisees, yan. At yung iba rin nagtatanong. Hindi po masama ang magtanong. Amen? Lalo ang gusto mong matuto. Problema, yung iba sa atin, lalo yung mga ano nga, nabanggit sa inyo kanina, hindi ko nabanggitin ulit. Yung mga tao po na minsan lumalaki, pag nag-soul winning kayo, na-encounter nyo yun, nag-ataka kayo, lalo pag bata-bata ka, itong ano, natutunan ito sa buhay. Pagkasagutin ka na, nag-soul win ka nga, tapos sabihin, kakapira ba ako dyan? Nag-ataka ka, anong natutunan sa buhay nito? Kahit matanda na, even mga Kristiyano, parang hindi malaman kung paano sila gagawin yung kalooban ng Diyos. Ba't ganon? Kasi minsan nag-uumpisa dito, dito nagkakaroon ng fault. Ang context po nito, inaasal nga siya ng mga, ito po, mga Pharisee.
So, ginagawa ng Panginoon ang dapat niyang gawin. May mission siya dito. Maligtas siya ibang tao at lahat sana. At again, additional kasi doon, mayroon pa siya ibang ginagawa. Parang sa atin dito, pag naligtas ka na, tayo nag-aaral pa rin para magganap natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, yun yung nagagawa ng Panginoon at dapat natin gawin. Pero ito may mga kalaban. Sabi niya dyan, and the Pharisees saw it, they said unto his disciple, why eateth your master with publicans and sinners? Okay? Naintindihan niyo ba yung nga? Sa atin, pwedeng iba to sa atin yan eh. Bakit nag-churchay niya si ganyan? Alam niyo ba, ganito yan? Ano nasabihin ko? Ay, kung syunga-syunga rin ako, ay, sige, palisin na natin yan dito. Kasi ganyan pala yan eh. Obviously, hindi naman dapat, di ba? Kasi lahat tayo may kasalanan. At kaya natin sa church tayo, yun nga, para din ang bagong buhay, pero lalo matuto sa Panginoon. Amen? Yun, pass na natin yun eh. Ano pa? Dahil gusto sabihin, pero anyway. So, mga loko to, no? Mga Pharisee, mga maraming ganyan, by the way. Pag binato sa inyo yung pass nyo, ano ang sabihin mo? Paka-humble ka lang, dati po akong ganyan, ngayon po, gisikap akong wag. Ganun lang. Pero ito, ang ginawa ng Panginoon dito sa mga Pharisee, ito sabi niya, they that behold need a physician, but they are sick. But they that are sick. Okay, so ang ganda ng sagot niya, ibig sabihin, nagyayabang itong mga to. Sige, kung ayaw nyo, sa palagay nyo, hindi na kailangan ng instruction, itong mga to, kaya lumalapit sa akin kasi naintindihan nilang kailangan nila ng instruction ng salita ng Diyos. Ganun din kayo ngayon. Kung sabihin natin, bakit umatid sa inyo sa ganyan? Kasi kailangan niya instruction, gusto niya. Salamat. Amen? So, huwag tayong hayaan sila na asarin tayo at i-condemn tayo. Pero mayroon pa tayong malalaman dito na iba pa eh. Kaya sabi niya dito, sa introduction pa lang po tayo dyan, sabi ng Panginoon, but go, okay, and learn what that meaneth. At binigyan siya ng verse. Okay, sabi dyan, I will have mercy and not sacrifice. Binasa natin kanina sa Hosea, tsaka sa actually, nasa ano yan? Samuel. Ang gusto daw ng Diyos at sinabi salita ng Diyos, mas gusto ng Diyos ang mercy at hindi yung mga sacrifice. Okay? Ibig sabihin, gusto ko talaga, ang gusto ng Diyos talaga. Kunwari, bakit ba tayo nag-offer ng kunwari, ng ano man yan? Diba? Sa time nila, pinapatay yung hayop, i-offer sa Diyos, sunugin, iba, kayo ninyong priest, iba, sunog. Sa panahon natin ngayon, ba't nag-tides tayo, ba't naglilingkod tayo sa Diyos? Bakit? Para yumaman si pastor, ganun ba yun? Kalokohan naman yun. Pero iba kasi parang ganun eh. Pag nitingnan mo, di ba? Kaya itong mga siraulo, itong mga sinakibuloy, parang ganun ang maiisip na ibang tao, kaya kawawa eh. Kaya bakit may nag-aas sa church? Eh di, yan, si Kibuloy, yaman nun. Tapos, ganyan-ganyan. So, hindi naman sana tayo ganun nag-iisip. No? But anyway, sabi dyan, kaya gusto pala ng Diyos na mag-sacrifice sila ng unang panahon ng mga hayop at sa panahon naman natin ngayon, maglilingkod tayo sa Diyos. Para saan? Kasi gusto ng Diyos, no? Ano ang focus natin dito, Christian, sa church natin? Ha? Ano pa? Ano yung gusto natin gawin? Yung madalas natin ginagawa, doon tayo naghahanda. Very good. Okay, at least alam nyo ha. Ganun na naman ito eh. Ganun din. Kaya tayo nag-aral ng aral ng aral. Para bandang huli, maligtas yung tao. Eh, paano sila mailigtas kung hindi na-train yung mga tao? So, soul winner. Kaya ganun po na ginagawa dito. Every church service, nag-aaral tayo, bandang huli. Natutunan nyo yung dapat yung matutunan. Paglabas natin doon, alam mo yung sabihin nyo. At wala kayo na sabihin doon, kaya nag-church dyan kasi cool na cool dyan eh. Kumikita ako sa anong mga bagay na hindi ko lang kinalaman sa ating primary goal. Amen? Kaya yung sasabi ng Panginoon dito. Kaya sila nag-sacrifice dati, gusto ng Diyos kasi talaga, lahat tayo sa impyerno dapat eh. Kaya maintindihan nila na mang Diyos ang gusto niya, mercy. Makawaan itong mga to, maligtas. Eh, ba't kailangan mag-sacrifice? Kasi nga, later, maintindihan natin si Jesus pala yung ultimate sacrifice. Okay? At, tapusin lang natin yung verse, ha? For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ibig sabihin, maligtas nga. At yung repentance dyan, hindi repent of your sin, ha? Ibig sabihin lang niya, lahat tayo mag-repent dapat from unbelief. At ganoon na rin, yung kasalanan natin, iwanan natin. Pero again, hindi requirement sa kaligtasan. Okay, pag naligtas ka, saka mo iwanan. Okay? Importante yung timing dyan. Pero again, ha, sinasabi niya po yan dahil dito sa mga Pharisee na to na yung iba doon may pag-asa pang maligtas din.
Okay, parang hindi sila self-righteous. Okay? Ang dami ko na nasabi. Pero alam nyo ba, mas may gusto ko pa yung ibalik dito sa una niya sinabi. So, bago nila matutunan na gusto pala ng Diyos, maligtas yung mga tao at yung mga ibang tao, naligtas na, masanay, mag-solwin, parang Diyos, kaawaan sila at kinawaan na talaga ng Diyos tayo lahat, eh, di ba? Pero again, hindi nga automatic lahat maliligtas. O dapat, kailangan solwin eh, para yung ibang tao ay maligtas. Pero sabi dito, kasi laki ng kalunguhan at pagkakamali ng mga Pharisee. At dito sila nagsimula. Kaya binabalik ko kayo dito, kaya lalo kayong mga bago, ha. Bago sila maging self-righteous, bago sila maghusga ng mali sa kapwa nila, saan sa una-una nagkamali? According to this verse. Nagkamali sila kasi hindi nila naintindihan, dapat nila maintindihan. Kaya sinabi pa nung Panginoon dati na, ang gusto ko mercy, hindi sacrifice. Ang Diyos, kaya iba, pagandaan ng church yan, lang masama, doon una, ginagawa na nila yung tama. Kaya iba, sinasabi ko sa inyo, mga Baptist na hindi na soul winning ang focus nila, ang laki ng pagkakamali na nila. At lalo, of course, yung mga kulto, hindi natin pag-uusapan, hindi naman mga ligtas yun. Kaya ngayon, ha, again, sa mga bago, sa mga advanced na, babalik tayo sa basic. Una, dapat maintindihan natin, ano ba ang sinabi ng Diyos at dapat maintindihan natin. Kaya doon sila nagkamali, go ye and learn what that meaneth. Ano ba sinabi, ba't sinabi ng Diyos yun? At kung hindi mo naintindihan, alamin mo ang sabihin ng Diyos doon. Kaya din mag-aaralan natin, napaka-importante nito. Kaya sabi dito, learn what that meaneth. Okay? Hindi yung sinabi ng Diyos. For example, yan nga, mga sacrifices. Eh, ba't kayo mga Kristiyano? Kailan lang kasi may kausap na naman ako, Judaizer. Kawawa eh. Kilala ko po yung mabait na tao yung kaso nung naano siya ng mga kulto. Ngayon, yung mga pinopost lang ngayon, puro pera na. Hindi ako nagulat dun eh. Ayun, sinabi ko sa inyo ha, yung mga Judaizer na yan, talagang sa demonyo yan. Ngayon ito, mabait to eh. Kasi dati, nag-ano siya dun, hindi na-Judaizer. Sabi ko sa inyo, di ba, for the record na lang din, sabi ko, malamang siya yung ano to, itong tinulungan siya sa business. Kasi hindi magkakaganon yung, hindi yung basta-basta. Kasi talagang hirap na sa buhay yun. Eh wala nang masama dun na magtrabaho, di ba? Walang masama dun eh. Kaya duda ko na ito na taniman to ng pera. Malamang tinulungan niya. Kaya hindi niya maiwanan yun. Eh ngayon, pinupost ngayon sa Facebook na puro pera. Yan ang gusto ni Yahuwa. Hindi sila Yeshua, Yahuwa. Kaya mga sila ulit to eh. Kanya-kanya po yan ang ano eh. Yung mga Judaizer na yan. Kanya-kanya. Simpleng bagay pinagtatalunan sila-sila mismo hindi magkakasundo. Kasi isang maliit na bagay pinapalaki at hindi nga importante sa Diyos yun. At sabi nila, importante yung pangalan ng Diyos. Hindi, sabi sa Bible, I have magnified thy word above all thy names eh. Amen. Yun ang sabi sa Bible. Kaya tayo mga Baptist at lalo tayo, hindi tayo, ano ba talagang tamang pangalan ng Diyos? Hindi tayo magkakamali dyan. Ngayon sa English, Jesus, sa Tagalog, Jesus, isa lang yun. Okay, dinaanan ko lang yun kasi naalala ko eh. So, isabihin ko dito, mga bata, especially, alamin nyo yung ibig sabihin ng Diyos sa isang bagay. Pag nabasa nyo sa Bible, alamin nyo ano yung talagang ibig nyo sabihin doon. Okay? So ano pa yung mga kalokohan na narinig natin dyan? Bigyan nga kayo kahit isa. Ayan, yung mga mag-iglesia ni Manalo, sinabi sa Bible, sa Timothy, sabi doon, isa lang ang tagapamagitan ng, na, sa Diyos at ng tao, ang tao na si Jesus. O di tao si Jesus. Eh, tao naman talaga siya, pero siya ay Diyos din. So, dapat alamin nyo yung ibig sabihin ng Diyos, bakit niya sinabi yun? Okay, ano ba? Anong mga kalokohan alam nyo dyan? Ano malaki? Matindi. Yung Catholic, for example, ano mga kalokohan yan? Diyos-Diyosan, di ba? So, sinabi na nga sa Bible, huwag kang sasamba, huwag kang gagawa. At may time pa na sinusunog yun ng mga, di ba? Ng mga nanampalataya sa Diyos, naalala nyo sa Acts. Nung nanampalataya sila sa Diyos, yung mga nun, tinapon, sinunog yung mga Diyos-Diyosa nila, tsaka lahat na may kinalaman sa Diyos-Diyosa nila. O, ba't ginagawa ng Catholic yan? Kasi hindi sila sa Diyos sumusunod, okay? At gagawin pa nalang excuse dyan, eh, sa temple nga, gumawa nga ng lion dun eh. O, di ba? Pinagutos ng Diyos yan, at yung mukha ng lion, nilagay dyan, tsaka yung mukha ng mga anghel, kesyo ganon. Ano yung sabihin ba nun? Ibig sabihin, kahit na gumawa tayo ng kahit ano, alam niyo yung ginawa nila, yung mga santo-santo nila. Nakita niyo, ang laki ng pagkakamali, pag hindi mo inalam muna, anong ibig niya sabihin doon? So ako naman, ano pa? Ako natin, ano pang ganda example?
yung kanina, kinotect natin yung identity, di ba? So, importante yun, di ba? So, kasalanan talaga yun, pero mas matinding, hindi lang basta kasalanan yun, judgment ng Diyos yung mga bakla yun. So, hindi yung pwede ipantay yun. Pero sa unang, sa surface, okay na yun. At least, galit tayo sa bakla, pero alam natin yung masama yun. Pero pag inalam natin yung sabihin ng mas malalim pa, yun ang mga tututunan natin. So, therefore, hindi natin ipapantayan sa ibang kasalanan. Okay, ano pa? Naranasan nyo na ba yung ano? Kaya yung magandang example lagi dito, pinapag-game sa inyo sa ano, di ba? Yung binubulong. Ayan. Ha? Pass the message. Ang sinabi dito, ganito, bandang uli sa ano, hindi na. Bakit? Kasi pag pinapasa yung message at hindi nag-ingat yung nagpapasa ng message, patay ka na. Okay? Last week naman, si Abante naman, natanatan natin, di ba? Kasi iba daw infallible tsaka perfect. O bakit? Kasi tinuro sa kanya yon. At hindi niya na iniisip, ano kayong sabihin nun? Eh, yung mga simpleng mga batang preacher, alam nyo, ha? Kabubuhan nyo na. O, tinitira siya ngayon. O, wala tayong magagawa kasi ganun kayo. Bobo ka rin talaga kasi bakit mo, ba't mo tinuturo yung kabubuhan na supposedly, inalam mo muna kung anong tinuturo sa'yo, saka mo ituturo ngayon sa iba. Amen. Hindi yung, ayun tinuro sa akin, parang tama yun eh, kahit hindi. So, yan nga, medyo ano natin, basic tayo ngayon. Kaya mga bata, kahit po sa school, naaalala mo na naman. Yung mga tinuturo sa inyo sa school, hindi lahat yan tama. Actually, kaya nga yung iba ay ang daling lokohin kasi nakuha na sila doon. Pag tinuturo sa yung teacher nyo, tama. Kaya yung pastorong mali. Ang ganun lumalabas eh. Eh, ba't tinuturo nang galing kayo sa unggoy, may iniwala kayo doon. Oh. Ganun din ngayon, pag tinuro kahit sa amin, mga bakla, tanggapin natin yan kasi tao lang din yan. No? Hindi na kayo maniniwala basta-basta doon. Amen. Gamitin nyo, utak nyo. Ngayon yung gamitin, benta nyo na. Kung may bibili, okay. Ano lang yan? Ha? Slightly used. Tawa lang pa kayo. Joke lang yan. Pero ganun ang ano natin kasi ngayon, okay? So, ang galing ng Panginoon eh. So, alam niya agad kung ano yung mali ng parisi, parang di natin gayahin. Hoy! Alam mo ba yung kinukot mong Bible? Alam mo ba yung sabihin yan? Yan. So, kaya introduction pa lang po yan, ha? Okay. Kaya ito po yung inano ko din, naalala ko tuloy ito dito ako nayari dun sa, ano. Kaya sinabi niya, katulad niyang repentance na yan, ano yung sabihin yan? Hindi mo pwedeng gamitin yan na hindi mo alam yung sabihin. Okay? So, may ano na rin po tayong, ano yan, na-record na po yun, yung sabihin ng repent to turn lang yan. Okay? Diyan kami na ganun rin nung Monday. Yung sabihin lang yan, hindi laging kasalanan. Okay? Dahil ang Diyos nag-repent. Madalas. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, ang repent lang, hindi laging may kinalaman sa kasalanan. Tingnan mo yung context. Saan ba siya nag-repent? So obviously, dito sa verse na to, siya sa nag-repent. Sa mga kasalanan po. Hindi, yung nag-repent po dyan yung makasalanan. So kailangan siya ang mag-repent. Pag sa pananiwala, sa kaligtasan, sa context ng kaligtasan, saan tayo nag-repent? Sa maling paniniwala. Okay? So, yun. Again, introduction pa rin. Alamin muna yung ibig sabihin ng mga salita bago ka sabihin natin, mag-derive from that. Whether it be or not, either magturo ka or yung buhay mo, anong gagawin mo about what you learn. Okay? So, kapunta tayo dito ngayon. Again, introduction pa rin po ito. Ito yung mga chapter context na nag-support sa ating tema. Okay? Sinabing learn of me or learn how to learn. Yung pala yung gusto kong sabihin dito, ha? Yung objective natin is to learn how to learn. Yung sabihin sa Tagalog, paano ka matututo? Parang kanina, paano magtanim? Okay. Ito ngayon, mas malalim pa tayo ngayon. Paano ka matutong magtanim? Parang yung sabi kong ganun. Kasi minsan sa YouTube, ang dami kalokohan dyan, di ba? Kaya nga mayroon mga, alam nyo, kabilin. Ang dami, sumisikat na ganun dun. Ang gagawin lang po nila, titingnan lang yung ginagawa nila, susubukan nila. Totoo kaya yun, na pinagduksong yung mga kutsara tinidon, nilagyan ng battery, umikot na kunwari yung ano, di ba? Kaya alam ko din yan, kasi nga, para nakaka-relate ako sa inyo eh. Kasi sinusubukan, karamihan dun, di totoo, joke lang. Alam nyo sa camera, sa video, pwedeng i-reverse yan. Hindi na mahirap ngayon yan. Okay? Tatawa si AJ, alam niyo yun. Oh. So ngayon, kaya ngayon, lahat na nakikita nyo, susubukin nyo, okay? So ganun din yung bamboo na yun, kung ano man yan, ano yung tama. So doon mo malalaman. Kaya ngayong umaga at mamayang hapon, alamin natin ngayon, ganun din sa doktrina. Kaya tatanong niya, Pastor, paano mo nasabing mali si ganyan-ganyan? Eh,
Yun nga, di ba? Sinabi niya, 20 years na siya nagtuturo, 29, kung ano may 40 years. Parang ikaw ba ito sabi? Tinanong pala sa akin yan eh. Eh, paano mo sabi niya, oh, tama? Ano nga gawin mo? Hindi, sila din daw eh. Kung lang, Calvin eh. So, may ginagamit silang salita din daw ng Diyos eh. Paano mga malalaman? Mahaba introduction natin kasi kailangan ko mga bata, especially kayo. Eh, paano malalaman totoo yan? Hindi ko na nasagot yung sorry kasi nga, ang dami bumabato sa akin. So, simple lang po, paano malalaman totoo? Di subukin mo. Kung pagdating sa, yun, pagtatanim ng bamboo, di subukan mo eh. Sabi ng isa, ganyan daw. Sabi ng iba, eh, subukan natin, bandang ulit, malalaman natin. Pero may iba pang paraan ha. Minsan may mga way na pwede mo matutunan, malaman yung katotohanan. Nang hindi, may mga bagay hindi mo kailangan kayang subukin lahat. So, katulad yan, sa pagkatanim ng bamboo, ganito lang yan, i-survey mo. Okay? Tingnan mo, kung kuna, karamihan, sinasabi ganyan. At yung bagay naman niya, wala nang magpe-peke niyan. Hindi naman yung COVID pandemic eh, di ba, na meron silang motivation na pekein, di ba? Balik na naman tayo dun eh. Eh, pagkatanim ng bamboo, walang ganong motivation. So, ngayon, kaya nga ang judgment ko kanina, malamang pareho lang yun. Ganun ako ng mga alaman dahil ko tinatanim dyan. So maganda nga yung ating bulaklak. Nakita niya ba? Kahit paano, mayroon tayong experience dyan. Yung ibang halaman, maselan yung iba, hindi. Pero kahit ano yan, madikit nga lang yan. Yung ano, yung kulay sa harapan. Gusto niya, kumuha lang kayo, magpaalam lang kayo. Ang tawag yung Persian shield tawag dyan. Ganda, di ba? Madikit lang yun sa tubig, magkakaroon ng ugat. Karamihan ng halaman ganun. O so ngayon, alam ko na bakit kasi nakita ko. Pero, hindi ko kayang gawin yun sa lahat ng pagkakaroon sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, paano mo, pag natin ngayong umaga, paano tayo matututo? Kasi pag mali ang turo mo, katulad yan, kung alam nyo, isa lang ang paraan para matuto, magkaroon ng pera later, pumunta sa public school, for example, yun lang alam mo, wala ka ng choice. Diba? Ang hindi mo alam, meron pang private school, mayroon pang homeschool, mayroon pang sariling curriculum, di ba? Yung iba nga ngayon, di na nang inag-aaralan yung bata eh. Nasobrahan naman. Unschooling. Palibhasa siguro, may family business, eh talagang di mo na kailangan nun. Pero maganda pa rin mag-aaral, amen? Kasi baka naman yung anak mo maging, ano, sarado utak kasi wala nang ibang nakita sa ibang, ano, yung turo lang na magulang, yun lang, ha? Hindi naman ganun. Ako, tapag lumaki-laki ng mga anak ko, bahala rin kayo dyan. Amen? Depend. Ayaw ka ma-strictuhan. Later, you have all the right and the time in the world. Okay? Go tayo ngayon. So, dito sa context lang natin, balik tayo sa ating text sa Matthew 11. Alam nyo ba, in this chapter alone, may mga bagay na nagsusupport sa ating tema na paano tayo matuto? Una, dito lang tayo siguro ngayong umaga. Sabi nyo sa 2 to 6, nakita niyo po, alam niyo po yung kwento dito? Si John the Baptist po to. Okay, ganito po nangyari. So, si John the Baptist, karamihan mga preacher, may mga follower yan. Problema kay John the Baptist, anong nangyari sa kanya? Nakulong. Okay, anong gagawin niyo kung kayong taga-follower ni John the Baptist? Ha? At si John the Baptist mismo din, anong nangyari sa kanya? Parang didiscourage siya pag inalam mo yung context nito, ha? Kasi sinabi niya, yung kanyang disciple, pinapunta niya kay Jesus at sabi niya, ikaw ba talaga yung Messiah? Yung tinatanong sa kanya. Ano sinabi ni Jesus? And Jesus answered and said to them, nakuha ba yung context? John the Baptist, may mga disipulo siya. Si John the Baptist, medyo na, ano kasi nakulong siya. So, siguro, anong gagawin ko na ngayon? Kulong na ako eh. Pero wala naman yung pinapagawa na sa kanyang Panginoon, kundi nagawa niya na eh. So, siguro nang hina lang. Kaya sabi niya, eh, sinag-proclaim dati, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Siya nagsabi nun eh. Ibig sabihin, sigurado siya, si Jesus yung Messiah. Eh, ngayon, nagdududa siya. So, ano nangyayari dito? Something's wrong, okay? Kaya, nakukuha nyo, medyo mabilis tayo ha. So, kaya sabi ni Jesus, ito dito na lang matututo. And Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which he does here. Okay? Kung hindi siya sigurado ngayon, nagdududa siya ngayon, ako pa yung Messiah, o sabihin mo sa kanya, kasi nakukulong siya eh. Ano nangyayari? Ginagawa ni Jesus, yung mga bulag nakakita. Pwedeng ano yan, ha? Dalawa, pwedeng physical, kasi ginawa talaga ni Jesus, bulag nakakita, pinagaling niya. Okay? At pwede rin sa mga unsaved, na-saved, yung mga dating hindi naintindihan spiritual things, ngayon naintindihan nila. Miracle ba yun? Of course.
Yung pilay, nakalakad. Physical, ginawa ng Panginoon yan. At pwede rin spiritual, di ba? Kaya sasabi ko lagi sa inyo dito, pag nag-i-please tayo, ano yung pwedeng spiritual ng mga lame, mga ano, hindi nakakalakad, ibig sabihin, hindi gumagawa ng dapat niyang gawin. Masabal, mga bagong Kristiyano, kunwari, hindi nagtatabaho ng maayos, or hindi makatayo sa sarili niyang paa, or, yan, di ba sa mag-soul winning, ngayon natuto ngayon. So, miracle ba yun? Ganun na naman, di ba? So, sinasabi ng Panginoon, ano pa? Lepers cleanse. Sabi kanina daddy, yung ano, di ba? Immorality, hindi lang ganun. Ibig sabihin, dati siyang, again ha, physical muna, may ginamot ba siya mga lepers? Madami, di ba, si Jesus. Spiritual, ganun din. Dati, marumi yung buhay niya. Nalinis ngayon. Di okay na okay, di ba? The deaf hear. Nakakita ba kayo ng ano, deaf? Kahit anong usap mo dyan, wala. Pero, ginawa ng Panginoon, ginamot niya, nakarinig. Spiritually, ganun din. Yung mga anak niya, sabi, pastor, yung anak ko, hindi nakikinig yan eh. Diba? Si DM, ganun daw dati. Hindi ako nagsabi nun, ha? Eh, siya rin sinasabi yun eh. Ang tigas ng ulo nito. Sinabi ng huwag ganyan, ganyan. Eh, nakakilala sa Panginoon. Amen. Nakikinig na ba si DM ngayon? Amen. Ewan ko lang. Kaya nakakisabi, di ba? Ibang bagay, oo. The dead are raised up. Nangyari ba yung kayo? Si Lazarus, yung ano ni Jairus. Ang daming binuhay ng Panginoon. Ang dami, di ba? Pati yung binibitbit. Hinawakan niya lang. Oh. Hindi ka naman natakot dun, no? Ang daming binuhay ng Panginoon. Spiritually, ganun din. Amen. Mga papunta tayo sa impyerno. Niligtas tayo ng Panginoon. So, ano pa? The poor have the gospel preached unto them. Miracle, miracle ba yun? Nabanggit ko yan dati rin sa inyo dito, again, sa mga magandang school, wala kang pambayad, wala kang instruction. Eh bakit yung pinakamahalagang bagay sa mundo, binigay ng pinakamagaling na teacher, pinipreach lang sa mahirap? Anong sabihin ko dito? Itong mga bagay na to, kasi si John the Baptist nanghihina, na kaya sabi niya ng Panginoon, pakita nyo kay John the Baptist yung nangyayari at ginagawa ng Messiah. Pag hindi pa siya naniniwala, iwa ko na lang, parang ganon. Okay? So, ano gusto ko sabihin dito? Ito yung sinabi niya kasi, and blessed is he, ito kahit sino daw to, whosoever shall not be offended in me. Sa Tagalog, ganito. May mga taong, dami tao na galit kay Jesus, na-offend sa kanya, mga Hudyo. Kaya number one point ko sa ating introduction, kung gusto nyo matuto, yung mabili, hindi naman mabilis, pero at least talagang natuto. At matutunan yung dapat yung matutunan. Isa sa mga dapat hindi mangyayari sa inyo, ma-offend kay Jesus. Amen? Pag sinabi ng Panginoong Jesus, ano man sinabi niya, medyo matindi. Yung dukutin mo yung mata mo. Mas maganda pang dukutin mo yung mata mo. At putulin mo yung kamay mo. At yung paa mo, kaysa na mapunta ka sa impyerno. Ay, ayoko na niya. Ganyan ba yung Jesus niyo? Ba't yung madalas ginagamit ng Islam, di ba? Ano ba yun? Yung sinabi ni Jesus yung dun sa ano may dito may tagos ng 12 years, di ba sabi niya doon? Tama ba? O yung may sakit ata yung anak, kalimutan ko rin tuloy. Tama, may sakit yung anak, di ba sabi niya? Yung sa mga dogs, di ba sabi ni Jesus? Ay, hindi dapat na ibigay ko yung sa Israel at ibigay ko sa dogs. Kaya sabi ng mga Islam, ganyan ba yung Jesus nyo? Ayoko niyan. Kasi mga ano daw tayo, mga aso daw tayo eh. Hindi lang naintindihan yung totoo lang si Jesus. May preaching na rin ako dati niyan. Okay, so sinabi ni Jesus, hindi tayo aso. Okay? Ang sinasabi niya daw, may tinupunto siya. Ibig sabihin, nung time na yon, yung Israel, yun nga siya yung people of God dati, di ba? So, tsaka may tinuturo siya mga disciple nun eh. Na maging, hindi sila maging mapangmata. Okay, hindi ko na i-appreciate yun ha. Basta may tinuturo siyang isang particular na bagay, ginamit lang niya yun. Kaya tinawag niyang aso yung mga hindi Hudyo. Okay, hindi ibig sabihin ganun talaga. Kasi later, sasabihin niya na wala naman siya pakialam sa mga race niyo eh. So, ano yung sabihin nun? So, kung hindi lang na-offend itong mga Islam kay Jesus, makakilala na sila eh. Ganun po yan. Ano ba, kayo mga bata, anong mga sinabi sa inyo ng Panginoon? Sino na-offend dito? Pag may nakakinig kayo, saan kayo na-offend? Bilis. I-text nyo na lang para hindi na. Hindi ko sabihin, basta na-offend nga ako. Alam ko naman yan eh.
Kuna, itong mga young people, kuna, sila na lang, di ba? Okay naman na kayo ngayon, di ba? Kuna, sinabi na, huwag ka mag-asawa na kaya. Mga open naman si pastor, eh, loves na loves ko to eh. Love-love nga tawag dito eh. Sabi ni pastor, huwag mahalin to. Hindi na-open ngayon si Len, kunwari. Siguro, hindi, no? At anyway, kunwari lang, na-open si Len. Eh, kung hindi pala siya na-open noon, oh, sinabi din kanina, huwag ka mag-asawa ng mas matututo ka at mabilis. Hindi mo na kailangan, alam mo na, gagamitan ka pa ng ano para lang matuto. Hindi nyo ba yun? Sa ibang religion, ganun, special mga Hudyo. Kung hindi nila mas pinahalagaan yung kanilang race, kasi nagturo sa kanila, ang daling maligtas niya, maniwala kayo. Ganun mga bata, ganun din yung mga babae. For example, may mga babae dito na open. Oh, mga babae ha, pag nag-asawa kayo, yung inyong, sabi sa Bible, ano sabi doon? Submit, pero sabi doon, your will should be under your husband. Ibig sabihin, kung anong gusto mo yan, pero kung gusto ng husband mo, yun ang sundin mo. E tinuro ngayon dito, inayawan mo ngayon, ano mangyayari? Yung mga bagay na supposedly matutunan mo, yung tinuturo natin ha, pag babae ka, nag-submit ka sa lalaki, mas magiging maayos yung pamilya nyo, hindi mo naman alaman yun. Kasi again, di ka na nga papasok doon sa ganun kasi nga, tinanim mo na sarili mo, ayaw mo nun eh. Yung iniwala dyan, sabi nung psychologist ganyan, sabi nung politician na ganyan, equal tayo mga babae sa mga lalaki. Hindi magtutuloy-tuloy yung process ng learning, yung gusto sabihin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon ngayon dito, pinagpala sila na hindi na-offend kay Jesus. So yun yun. Kaya ngayon, paano matuto? Una, wag kang, number one, offense can confuse learning. Okay? Pag na-offend ka na, eh mga bata, sinabi sa inyo, magdamit kayo na maayos, eh, pinababawalan mo naman ako eh. Gusto ko, kita sa ingit ko eh. Oh. Kala mo nire-restrict ka lang. Kala mo lang yun. Eh, kung na-rape ka dun, saka mo isip, eh, kaya pala ako sinabi ng ganito. Eh, kung hindi ka na-open doon sa nagsabi sa'yo, hindi ka napahamak, natuto ka pa ng mabilis, okay? Now, guess what yung sabi ko, medyo malalim tayong mababaw ngayon, ha? Kung gusto matuto ng maayos, una, iwasan yung open-open na yan. Alamin mo bakit kasi sinabi yan at makakabuti ba sa'yo? Hindi. So, iwasan yung ma-offend, especially sa salita ng Diyos, iwasan yung ma-offend sa kay Jesus at sa lingkod ng Diyos. Ayan. Mayroon pa akong gusto sabihin dito? Naos na ba? John 14:11. May basa po. Ready? Go. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the believers. Okay, may dalawang bagay na binigay ng Panginoon na kung paano ka maniniwala. Okay, ganito yan ha. Nabanggit ko na kanina. Sabi sa wikang English, sabi niya, learn the hard way. Naitindihan niyo ba yun? I learned it the hard way. Anong sabihin nun? Ha? Nahirapan ka pa. Katulad nga nung kanina, di ba? Kala mo. Sabi, huwag kang mag-short ng mga pakikli at ate. Yan, mga bata pa kasi yan. Ba't kailangan? Hindi ko maintindihan. Kasi binastos ka. Ah, ganun. Kaya pala. Eh, buti nga kung di ka na-rib. Ganyan, di ba? Kasi you learned the hard way. Pwede ka naman maniwala na lang doon sa nagsabi sa'yo, magulang mo yun. Meron bang gustong masama sa'yo yung magulang mo? Meron ba? Magulang mo, may gustong masama sa'yo? Matalino ka, naniwala ka na lang. So, ganito sinasabi ng Panginoong Jesus ngayon. Maniwala kayo sa akin. At kahit hindi pa kayo maniwala sa akin dahil lang maniwala, at least tingnan mo yung ginagawa ko. Hindi kayo maniwala dahil sa ginagawa ko. Yun yung sinasabi niya ngayon. So, mas maganda, magtiwala na lang tayo kasi ibig sabihin niya yan, hindi ka kasi na-offend. Naniwala ka na lang dahil sinabi niya, at kahit galit ka sa kanya, hindi mo maintindihan na sinabi niya dati, ginawa niya. At least tingnan mo ano ba yung ginagawa ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi even ng mga unbelievers, sabi niya, tindi nito. Walang iba, sigurado ako, gawain ng Diyos to kasi hindi magagawa yan ng tao kung hindi siya sa Diyos. Naalala niyo yun? Okay, sinabi rin yung kina John tsaka kina Peter. So, lalo na kay Jesus. So, ibig sabihin, pambira pag nakikita mo ng maayos, amen, mga bata, kumpara nyo, ha, kunwari, si Brother James, nakita mo.
mas nakita mo yung buhay naman ng... Sabi yan, kahit tatay mo yan, lolo mo yan, di ba? Nakita mo, hindi maayos. Nakita mo, hindi siya ginagalang maybe ng mga anak niya, for example. Nakita mo, talagang hindi kagalang-galang. Pero sabi niya, okay lang yung bakla. Eh si Brother Jess, sabi niya, hindi okay yan. Kanina ka maniniwala? Sa taong maayos o sa taong hindi? Hindi ko maintindihan sa ngayon. Hindi ko maintindihan na yung bakla, hindi okay. Kahit na! Magtiwala ka sa maayos. Amen? Yan sabi dito. So, again ha, iwasan niyo yung offend. Hindi ako niniwala dahil na-offend ako patay mali. Kahit mga pasto nagkukulang dyan. Kaya, watch out niya. Number 2, sa introduction pa rin, 7:15, dun, balik tayo sa Matthew 11. Ano yung mga nag-hinder sa atin sa paano matuto tayo ng mabilis at maayos? Una, offense. Pangalawa, ano yung sinabi dito? Ang kwento naman dito kay John the Baptist naman. Okay? So, ano alam niyo si John the Baptist? Parang preacher talaga siya. Pero may mga, ano nangyari dito? Kasi ang prophecy po, ganito. Dito sa bandang, balikan natin sa last book, the last chapter ng Old Testament. May sinabi po dito. Okay, pakibasa nyo. Ready, go. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Okay, medyo multifaceted yung prophecy. Ha? Pero isa sa mga prophecy daw, bago dumating ang Panginoon, una daw si... Elijah, malamayanag yan, di ba? I will send Elijah the prophet before the coming of the Lord. Okay, balik tayo ngayon doon kay Matthew 11. Yan ang alam nila, tama naman. Yung tanong nila, bumalik ba si Elijah? Nung panahon nila, bumalik na ba si Elijah? Bumalik na ba si Elijah? Bago si Jesus? Hindi pa. Okay, ha? Actually, oo. Tingnan natin, ha? Pero, ito yung... Ito yung point ko dito eh. Tingnan natin sa verse 7 to 15. Ito po yan. Okay. Sabi ng Panginoon, sabi niya, bilisan ko na lang ha. Sinasabi niya, banda ulit, haba kasi nito eh. Sinabi niya, oo. Okay, dumating mo si Elijah. Ito sabi niyo, for all the prophets and the law prophesied until John, and if he will receive it, this is Elias. Elijah po yun, which is for to come. Sa Tagalog, darating talaga si Elijah bago kay Messiah. Eh, hindi po dumating nga eh. Si John the Baptist na yun. Nandito na ngayon. Okay. Alam niyo na. Dumating ba si Elijah bago kay Jesus? Kaso ibang iba yung expectation ng tao kasi Elijah po, yun nga, talagang nagtumatawag siya ng apoy eh. Alam niyo yung kwento doon. Yung 50 soldiers. Ay, walang laban si Elijah dito. 50 soldiers. Sunog. Isa pa. 50. Sunog ulit. Kaya yung pangatlo, nakiusap siya kanya eh. Sumama naman siya. Yeah, basahin niyo yung mga ganyan story, exciting yan. Pero, kaya nga naintindihan ko, sabi ni Bad, hindi pa dumating, pero dumating na ang sabi ni Jesus. Pero ito yung gusto kong bagyan ng pagkapansin ngayong umaga. Sabi dito, ito yung sabi ni Jesus ha, and if you will receive it, this is Elias or Elijah, which is for to come. Tagalog lang, dumating na si John the Baptist, sinasabi ni Jesus, kung tatanggapin nyo, siya na yung Elijah. So, ano yung sabihin nito? Ibig sabihin po, again ha, ang style pala ng Panginoon, basahin mo na natin sa Proverbs 10:8. Tagal lang ano nito, pero naalala ko pa. Si, basahin niyo po, ready, go. Wise in heart will receive commandments, but a proving fool shall. Okay, parang may kinalaman sa point number one, no, na hindi dapat tayo ma-offend kay Jesus. Ito naman, kung matalino ka daw, tatanggapin mo yung commandment.
Ganyan po yung kaya, alam nyo. Again, yung mga bata, hindi pare-pareho kasi. At kayo, hindi lang kayo pare-pareho. So, naiintindihan ko yan. Iba sa inyo, hindi nyo matanggap yung sinabi. Hindi, next time, gamitin ko na ibang bagay. Okay? Either instruction, or example, or whatever. So, balik tayo kay Jesus. Sabi niya dyan, kung tatanggapin mo, yan na si Elijah. Okay? So, anong gusto kong sabihin dito? If you receive it, this Elijah. Ayan. So, ibig sabihin, pagdating sa learning, balik tayo sa learning, ano? Sa learning, sa pagkatuto, sino dito yung gusto yung pinipilit kayong ano, mag-aral? O minsan walang choice kasi kailangan talagang pilitin kasi ayaw nyo eh. So, pero anong gusto nyo? Yung pinipilit kayo o hindi kayo pinipilit? Mas magandang matuto kayo hindi pinipilit, di ba? Kasi gusto mo lang kaya yung style po ng iba, ginagawa nga nila, sinasabi nilang edutainment ang tawag nila dun eh. Doon minsan hindi rin maganda yun, pero minsan okay lang sa mga bata. Ngayon, kung mga high school ka na, utang na loob naman. Kami mga, hindi namin ginawa yan dati. Kung alam mo na importante, arali mo na. Huwag mo na maghanap ng, eh, nay. Parang yung mga bata, di ba, kakain lang yan, kakain. Gagawin pa, eroplano, kunwari, ha. Eroplano daw, kainin ko yun. Wala akong pang utuin. Pero again, gusto ko lang sabihin dito, mga bata at mga matanda, ang Panginoon, gusto niya, tanggapin mo yung sinasabi niya according to your will. Ibig sabihin, mas maganda sa learning, mas maganda di ka napipilitan. Eh, pasto maganda rin napipilitan eh, pero hindi yun ang mas maganda hindi ka napipilitan. Kaya point number two ko, introduction sa ating learn to learn, learn of me, ay Jesus. Kung napansin niyo kasi ang ginawa niya dito, sinabi niya na nga eh. Sinabi niya na si John the Baptist yung Elijah. Pero bakit niya sinasabing, kung tatanggapin niyo? Nag-guess siya na ba? Ang lalim eh, no? Pwede niya ipilit yun eh. Siya nang Messiah eh. Pero gusto niya pasinturuan yung mga tao. At tayo rin, ganun. Kaya tayo ngayon, ako minsan nagsasawa na rin ako, basahin niyo yung Bible. Basahin niyo, mag-memorize, umaten kayo. Nakasawa na. Sige, huwag na nga. Mag-ano lang tayo dito. Party-party. Ah, darating yan. Yung mga young people. So, pero hindi ako nagsasawa. Pero hindi ako gumagamit ng kung ano-ano man yan. Pero gusto ko lang sabihin dito, ang gusto ko, magaan sa loob nyo na mag-aral. Amen? So, ganun din. May mga bago tayong panauhin. Diba? Inunti-unti natin. Hindi, hoy! Church ka kami, ah! Ha? Church ka kami, ah! Eh, basta nyo, ganun ginagawa. Kaya minsan, naano ako eh. Pero huwag ganyan. Huwag ganun, di ba? So, gusto ng Panginoon, ikaw ay hindi napipilitan. Kasi, pag hindi ka napipilitan, mas maganda mag-aral. Mas na-absorb mo yan. Mas gusto ko yun, ha. Hindi mo na pipilitin mag-church. Anong, huwag mo na ako i-text mag-church. Diyan na ako. Amen? Kasi gusto mo. Yan ang gusto ko sabihin dito. Kaya, number one, ha, para matuto tayo, huwag kang ma-offend kay Jesus. Pangalawa, dapat gustuin mo na matanggap yon para mas maganda. Tapusin ko na lang introduction natin. Okay. Number three, ano pa yung mga bagay na context dito sa chapter na to para matuto tayo? Ito mo tayo sa Proverbs 15. Ano lang to? Introduction pa lang. 15, kayo magbasa. Ready? Dali. 15:1. Parang mali ito. Dali ah. 11. Hindi 15 to. Dali ah. 5:1. Yan. Ito yun. Kailangan kong baguhin. Ay, makibasa nyo. Ready? Go. My son, attend unto my wisdom, and bow thine ears to my. Okay, ano sabi niya? Again, ang nagsalita dito, actually, si Jesus, or wisdom. Okay, sabi niya dyan, anak, makinig ka. Hindi ka lang makinig sa boses ko, sa aking wisdom. Sabi dyan, bow down the ear to my understanding. Okay, makinig ka, mas manakaintindi ako sa inyo eh. Ayan yung sinasabi niya. Yung ginagamit ni Abante last week, pero hindi naman totoo. Pero sa totoo,
Pag may nakita mong hindi ka mas marunong yung nagsasalita, lalo na ang Panginoon yan, makinig. Okay? Yan ang wisdom. Okay? Ngayon, tignan natin, balik tayo sa Matthew 11. Ano yung context dito na nagsasabi na dapat tayo matalino at kabaligtaran ng talino ay ano? Kalokohan or yung tawag nating folly. Tayo sa... Naku, hindi ko nalagay. Sabi dyan, hindi nyo pala nabasa yan kanina, no? Wine beaver po, ha? Wine beaver, ibig sabihin, laklak ng laklak. Again, di lang basta alak yan or maaaring ano, pwedeng juice. Ibig sabihin, laklak ka ng laklak, ibig sabihin, glutinous naman, talagang kain ng kain. Amen? Sabi ni Jesus, ganito sila sabi ka sa kanya. Again, offend kay Jesus to, ha, mga Pharisees. Sabi niya, eh, di ka naman totoo kasi yung mga ano ni John, ano eh, nagpa-fasting eh, ikaw hindi. Ah, sorry. Yung mga disciple ng mga Pharisees. Okay? Yung mga disciple doon ng mga Pharisees, ano sabi dyan? Ano ba yan? Di sinabi dito, sa ibang pagkakataon, sinabi sa kanya yun. Sabi niya, ba't kain ka ng kain? Bakit hindi nag-fasting yung mga disipulo niyo? So, sinagot niya yan later ng, kasi nga, hindi naman patamang mag-fasting kasi dito pa yung bridegroom. Okay? Anyway, sabi rin dito, ang sinasabi kay John the Baptist, ayaw nila kay John the Baptist, ayaw din nila kay Jesus. Pero kinukumpara sila. Okay? Sabi ni, eh, si John eh, alam niyo yung kinakain ni John, di ba? Anong kinakain ni John? Locust and honey. Ibig sabihin, ano to? Fit na fit to. Siguro to, hindi to katulad ni Pasto. Tapos si Jesus, kinukumpara, eh, si Jesus lang, puro kain naman. Napansin niyo ba si Jesus? Lagi siyang ganun, kain. May kain dito, inimbita siya, kain naman. Okay, kaya may justification ako. Hindi. Basta ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, hindi masama yung mag-fasting, hindi rin masama yung kumain. Ilagay nyo lang sa tama. Pero sinasabi ng mga kalaban niya, eh, ikaw naman glutinous, wine beaver ka eh. Kaya sabi ni Jesus, ganito, but wisdom is justified of her children. Nawalim na tayo. Sa Tagalog, yung mga, may anak ba ang wisdom? Eh, nasabi dyan eh. Pero obviously, matalinhaga to, ha? Ano yung sabihin ito? Yung sabihin, uy, huwag kang magsasabi agad nang hindi ka nag-isip. Huwag mong sabihin si Jesus ay wine beaver, glutton, friend of sinners. Hindi dahil lang kumain siya at pumunta nga siya sa house ng Pharisee. Naalala nyo, di ba? Kay Zacchaeus, saka sa iba pa, kay Simon. Hindi ibig sabihin masama si Jesus. Ibig sabihin, isipin mo bakit nga siya andun para magturo. Amen? Ibig sabihin, dapat may wisdom tayo. Hindi tayo mabilis maghusga. Okay? Kaya ang gusto ko sabihin dyan, ano sinasabi ni Jesus according sa ating ano, topic? Yung sinasabi sa kanya ng mga masamang tao dito, yung mga folly, ibig sabihin, mga hindi nakakaintindi, yun ang kalaban ng wisdom. Yung folly, ibig sabihin, kalokohan. Okay? Katulad nung example natin ng last week na lang, yun na lang. Alala nyo na, di ba? Natawa kayo. So, natindihan nyo na maling-maling siya sabi ni Abante na hindi inspired to, pero perfect. Natindihan nyo na. Nandito ka ba nun? Hapon, no? Inulit ko nga pala sa iyo, no? So, ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon, kalaban ng learning yung kalokohan. Kaya huwag kayong papatrap dyan. Okay? Kaya yung mga, pag may iglesia ni Manalo dyan, na taniman, sinasabi ko agad, di ba? Ano unang sinasabi ko? Yung malaking kalokohan nila na maling-mali para pag na, yung bata, kung sino man na biktima ng iglesia ni Manalo, nakatangahan yun. So, huwag na sila maniwala doon. Ganun din kayo. Ganun din kayo. Pag yung soul winning kayo, huwag yung babanatan pag hindi niya gusto. Ha? Sabihin ko lang, gamit niya ng wisdom. So, ganun yung ginagawa ng Panginoon ngayon dito sa mga tao na huwag kayong magtiwala sa mga Pharisee kasi baliktad ang utak niyan eh. Pag si John the Baptist, sasabihin nila, oy, fasting ng fasting. Pag si Jesus, oy, kain ng kain. Ano yung mga sinabi dito? Ito naman, yung sinasabi dito kaninang sabihin ko lang, sayawan ha, ating ano to. Kunwari lang, sa mababaw na illustration. Pag magmasaya yung kantahan, dapat magsayaw. Yun ang normal. Okay? Pag iyak ka na, dapat iyak. Di ba?
Pero kinukumpara niya ngayon itong mga taong ito kayo, baligtad kayo eh. Yan. So kaya ang gusto ko lang sabihin dito, again, sa pangatlong point natin, huwag kayo sa kalokohan para kayo ay matuto. So nabagin ko kanina yung Yahuwah, Yeshua, yan. Nagtalo na nila yung pangalan. Yung pala, tinanas ng Diyos yung salita niya, hindi yung, sa, yung pangalan niya. At mali pa nga rin yung pangalan nila. Four. Denial, na sinabi ko tuloy. Nabasa na naman natin dito kasi para maimpisa natin yung first point. Okay? Ang unang kalaban ng pangunawa, offend. Dali mo ma-offend. Pangalawa, yung pinipilit. Either pinipilit mo iba o gusto mo, piliting ka. Hindi ka matututo. Pangatlo is kalokohan. Pag pinapasok mo yung kalokohan sa'yo, hindi mo matutunan yung mga purong katotohanan. At pang-apat po yung tinatawag na denial. Hindi ko nabasahin dito pero nabasa niyo kanina ng judgment sa Tyre, Sidon, tsaka Sodom. Nabanggit kanina, di ba? Sino pinakaloko-loko doon? Lahat yung loko-loko. Pero kinumpara yung mga pinag-preachan mismo ni Jesus. Katulad ng Capernaum, okay? And then Chorazin, and Bethsaida. Di ba paulit-ulit siya dyan? Dyan niya, sabi niya dito, dyan niya pinakita yung talagang kapangyarihan niya. Pero ang tanong, naniwala ba sila? Yung iba naniwala, pero marami hindi. Kaya ba doon, sabi niya, yari kayo. Tatalunin pa kayo ng Sodom, Gomorrah, at ano pa yun, Tyre and Sidon. Ito po yung mga hinusga ng Diyos in the Old Testament times. Para maintindihan nila na hindi dapat binabastos yung salita ng Diyos. Ganon din ngayon ha, kaya sasabi lagi sa inyo eh. Ako mainit ng mata ko pag yung nag-aaral na tayo dito, lakad-lakad ka pa dyan para kayong mag-aaral. Bakit? Kasi sinasabi ng Diyos, importante yan. At even sa mga ligtas na, kunwari dito, nagloko, kunwari lang, si Yesha. Eh, nakinig niya lahat ng preaching dito. Tapos nagloko pa. Pero ligtas siya. Kailangan siya mapunta. Pero binaliwala. Ano mangyayari sa kanya? Ang judgment daw ng Diyos sa kanya, matindi. Mas matindi. Dito sa lupa, okay? Sa langit, langit ka na eh. Pero dito, huwag kang magtaka pag ikaw lumayo ka sa Diyos tapos nagkasakit ka na, nakutulang ka pa na, nawalang ka pa ng tabaw, wala pa nagmahal sa'yo, nakakulong ka pa, sa kulungan, nagulpi ka pa, nagkasakit ka parang matindi, gusto mo matay, hindi ka naman matay. Ba't kaya? Ang tindi na parusa ng Diyos sa'yo. At may mga ganyan. Nabanggit ko lang sa inyo yung dati yan. Yung alala niyo, pastor, na hinamon niya yung Diyos. 10 years siya, ganyan siya. Eh, nakakatakot po yan. Anyway, kaya number four, denial. Pag ikaw, tinuturuan ka na, alam mo, na hindi mo alam yung dapat mong malaman, tapos tinuturuan ka na nas nakakalam, huwag mo na i-deny, hindi, kaya ko rin yan. Eh, hindi ko kailangan si Jesus. Yung ginagawa ng ibang unbeliever, alam mong madalas nila sinasabi, yung mga 80s or even hindi 80s, sabi nila, eh, hindi ko naman kailangan ng Diyos para mo gumawa ng mabuti. Ang encounter niya, soul winning. Para ka nabastos nun. Hindi, kailangan mong Panginoon. Hindi, hindi ko kailangan yan. Dinidenay nila yung salita ng Diyos. Hindi ko kailangan yan. Yari yan. Mas mahirap maligtas yan. At yun nga ko na, tayo lang yung soul winning church dito ko na. Sa palagi, pupuntahan mo ulit yun. Malamang sa inyo, hindi na, di ba? So, yung sabi ko sa inyo, gano'n naman, ibalik tayo sa atin. Pag may tinuturo sa'yo, na malinaw naman, na hindi mo alam, at palagay mo alam, mukhang alam niya yun eh. Kasi talagang tinuturo niya. Masama niya, nabagin sa mga pastor, di ba? Ginagawa lang, iwas lang silang iwas sa topic eh. Ang ganda yung pag-usapan yan. Kung tama yan, pag-usapan natin, ano ba yung sabi mo dyan? Hindi, huwag na. Matindi ang judgment sa'yo ng Diyos pag dininay mo yan. Okay? So, yun lang ang introduction pa lang tayo. Again, ang ating topic is learn of me or learn to learn para tayo matuto. Huwag mong i-deny si Jesus. Huwag kang ma-offend kay Jesus. Huwag mong hintayin pilitin ka. Okay? Or pwede rin sa will, ibig sabihin ko lang dito is hanapin mo yung pagkakataon kung paano ka hindi pipilitin. For example, yung convenient time, sabi nga sa inyo, kunwari, may pass kayo dito sa church na to. Magkarap kayo ng ibang church, pero maayos din ang church na Baptist. Huwag pumunta kay Soriano kasi na-offend ka sa Baptist. Ano yun? Gusto ko yung maayos ka, hindi ka pinipilit. Okay? Yung sabihin. Pangatlo is, yung kalokohan, iwasan mo yan. Maraming kalokohan dito, hindi mo may didina yan. So, para matuto ka, iwanan mo yung kalokohan, tuloy-tuloy yung learning. And then, last, huwag mong i-deny ang Panginoon, especially. Amen? Sabi dito, doon niya nagginawa yung pinakamatitinding gawa niya. Dininay pa siya. Bahala sila. Okay? So, kaya umpisa lang natin yung unang point lang natin para mamayang hapon na po yung dalawa. How then can we learn? Or how
then should we learn? Nakita natin yung negative, okay? Huwag kang open-open, huwag kang mamilit, magpapilit, huwag kang kalokohan, huwag may deny yung Panginoon. Eh, paano nga dapat? Yan ang tanong ngayon. Number one, sabi dito sa 25, ito na po yung ano, nag-pray lang po si Jesus. Sabi niya, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou wast hid these things from the wise and prudent, and has revealed them unto babes. Sa Tagalog po, sino bang magaling? Yung matalino o yung hindi? Madalas hindi yung matalino. Eh, mga mabilis magpasa sa utak, nakakita ng ganyan, di ba? Sabi nga ng post natin ni Juliana, eh, parang yung magaling daw sa mat. Nabibili ba yan? Kumakain ka ba ng numbers? Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Kasi sobrang galing, di ba? Di ba? Di mo maintindihan, eh, pareho lang naman yung grade 1 or sample. Ba't niya alam yun? So may mga ganun talented, binigyan ng Diyos sa kanya. Pero, hindi lagi sila mamuna sa lahat ng bagay kasi malawak po ang buhay ng tao. Hindi lang mat ang buong buhay mo. Hindi lang science. Kaya sabi dito, sinasabi ng Panginoon, salamat daw sa Ama, hindi niya binigay yung mga bagay na ito doon sa matatalino. Ba't ganun? Kasi nga kinukontrast niya po. Sinasabi niya sa atin na hindi lang magaling sa mat, sigurado ligtas na. Ay, madalas nga sa hindi, mayabang and therefore, ang hirap maligtas. Tama? Hmm. E sabi niya, kanino na-reveal? Doon sa mga bata at sa mga and babes, actually, dito. So again, ganyan po yan. Ha? Kaya ibang pastong, di ako papaano sa ano nila eh. Sabi nila, oh, yun nga, si Abanda, di ba? Nagturo na ako. Yung mga 20 years pa lang kayo. Nang intimidate yun. Pero hindi laging ganun. Minsan, yung experience, maganda yan. Dahil pag matagal mong tinuturo, inaaral, malamang sa hindi mo, kuha mo yan. Pero again, hindi lagi. Kasi sabi lang dito, example ng Panginoon, yung mga bagay na pwede nilang matutunan, hindi nila tutunan, yung mga matalino din sa loob. Pero binigay sa mga, sabi natin, mga bata or mga inexperienced, yan. Ano pa? Even so, Father, for so it seemed good unto thy sight. So, ganun pala ang gusto ng Diyos. Ito lang bakit? Amaya. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he that whomsoever the Son will reveal him. Tagalogin natin, para makinda natin, ha? So, kung hindi niya ni-reveal ka sa mga matatalino, kanina niya ni-reveal sa mga bobo, hindi naman, dandali lang. Ang in-explain niya dito, hindi makikilala daw nung tao ang Ama kung hindi sinabi ng anak. Okay, nakikita niyo may pattern dito? So, ganun tayo dito. Bakit tayo? Sabi nga ni Daddy kanina eh. Kasi alam niyo talaga yan eh. Tayo dito, mag may bago tayo dito. Uy, i-please na natin ito. Kunwari, milyonaryo. Ligtas ba yun? Eh, basta okay na yan. Okay, ang gagawa ng kahit anong ano niya. Hindi niya gusto. Ano, magit ko sa sponsor natin, di ba? Sabi ko sa inyo, napansin ko lang yung post niya. Parang mali. I-open ko ba yun? Eh, baka bawiin yung ano. Hindi. Gusto kong matuto rin siya. Kaya sabi ko sa kanya, ay, pakiano po to. Hindi po pantay ang bading sa ano. Ah, hindi. Yung ano ko dati, kilala ko. Ito po, yung ano nyo. Yan. Ibig sabihin, hindi natin piniplis ang tao. Amen. Dahil ang knowledge, minsan, kahit matanda ka na, matalino ka pa, may mga bagay na hindi ka ma-encounter kasi hindi ang anak ang nag-reveal sa'yo. So, dapat pala ang hihingi natin is, ito na, bigay ko na sa inyo yung point. Ang point number one, paano dapat tayo matuto? Kung alam natin na iwasan natin ma-offend, yung mapilitan, kalokohan, eh paano dapat tayo matuto? Number one, dapat maintindihan mo, may mga, especially may importanteng mga bagay na dapat matutunan ng galing sa Diyos. Amen. Ang haba ng introduction ko. Alam nyo na yun, di ba? Hindi nga kasi iba, alam na yung pero, na-observe ko, sinasabi lang nila yung pero may mga particular na application, ba't nila ginagawa? Yun ang tanong. Kasi hindi nila nakuha to. Nasabihin nila, 50 years na akong pasto eh! O ikaw, ah, Ace? Oh. Nireveal sa akin ng Panginoon to eh, paano yan? Amen? Amen. Eh, paano mo nasa nireveal sa akin? Ito yung Bible din, iwasan na natin yan. Patay ka. Atindihan niyo ba yun? Kaya ngayon ako, hindi mo, kunwari, 80 na ako, tapos may hindi pa pala ako alam. Eh si Ray, nagpastor din. Eh bata ka pa. Hindi, pag tinanong, pastor, parang mali yan eh. Paano mo nasabi? Ito po sa Bible, titingnan ko yun. Hindi ko nasabihin, bata ka pa. Amen? Amen. Ganun din, kahit sino sa inyo.
Kung sinabi parang basta mali ang sabi sa salita ng Diyos, papainggan kita. Amen? Kasi hindi ako ang authority, ang Bible. At mas matanda sa akin to. Amen? Amen. Matalino sa akin. So, naiintindihan ba yun? Number one, paano ko matuto na maganda at maayos, realize that wisdom and learning is from God and the Father and the Son. Handa mo yan. Kaya again, itong mga bata to, natuto lang kayo kahit matagal na akong pastor, may nireveal sa inyong Diyos. Ako, titingnan ko rin kung totoo yan. And nireveal sa akin yan eh. Mga ganun po. Ito na nga yung Bible eh. Paano hindi reveal sa'yo? Hindi reveal sa'yo. Pukpuk mo sa uod eh. Ibig sabihin lang, tingnan natin. Amen? Amen. So naintindihan nyo yun ha? Wala sa tanda, wala sa posisyon, matututo at nang dapat yung matuto at maayos kung number one at talaga isa sa puso mo to at maintindihan mo na never kung magyayabang kasi sa Diyos nang galing yan. Ay, mga Pilipino, walang kwentayan. Yung mga Amerikano, di ba? Ganyan yan eh. Kaya ibang mga pastor, talagang baw doon bukod sa mayaman yung ano. Pag sinabi ng Amerikano, ganun din yun. Pero yung mga totoong lingkod ng Diyos, kahit nasa Africa ka pa, ikilala mo ganyan, tapang eh. O bakit? Ito yung sabi ng salita ng Diyos, alam pa kailan kung nasa Amerika ka, ibig sabihin ba, ikaw na yung tama dahil lang andyan ka, dahil mas malaki bahay mo. Pagdating sa katotohanan, hindi tayo nauto-uto sa ganon. Amen? Yeah. Hindi dapat ganon. No? Pasok na naman yung COVID na naman. Mag-o, sabihin nila, eh kami, si Pauchi, ano yan, mataas ang posisyon niya kasi matalino, hindi lagi. Kaya nung kino-question siya, hindi siya makasagot na maayos, nagmukha siyang tanga. O ibig sabihin, malamang mali siya doon. And wala yan sa posisyon. Amen? Okay, so doon muna tayo matapos kasi pagod na ako at nakailang minutes na ako po. 1 hour and pambira. Okay, tama na tayo. Mamaya, may 2 points pa tayo pero matindi to eh. Amen? Matututo ba yung mga bago? Maitanim kayo dito, hindi kayo magkakamali. Kung magkamali mo kayo, madali kayo may balik. Kasi yung foundation nyo tama. Amen? So let's pray. Panginoon, masalam po sa inyong mga salita. Again, mga ibang mga pahiwatin nyo dito, napakaganda. Kayo po nag-found ditong mga bagay nito, Panginoon. Kaya, ganun din po, kami po ay mananangan at magitiwala sa inyo kung paano kami matuto. Diyan nag-uumpisa ang lahat ng aming paglago, Panginoon. Makita rin namin, Panginoon, yung kamalian naman ng iba na yes, ginamit nyo ng isa-ibang bagay. Pero pag may fundamental error nga po, Lord, so kung paano sila natuto, yun po yung iwasan namin naman sa amin, Panginoon. At maintindihan namin na number one, sa inyo nang gagaling lahat ng wisdom. Therefore, direkta kami kumuha sa inyo ng learning sa inyong salita, Panginoon. Kailangan po sa pagkumatuloy mamayang hapon, Panginoon. Ganun din po, Lord, kung ano yung biyaya binigay niyo ngayong umaga, ngayon po yung matuto rin mamayang hapon. Balik niyo po kami, Lord, at sa soul winning mamaya din, magiging ang pabuo sa mga reach namin sa santaan na Panginoon. Salamat po ulit kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.